Good morning po, kung bago po lang, like, subscribe at comment po kayo kung ano, pakinggan po nyo po ang buong video mula ngayon hanggang sa dulo ng video. Okay, pag-usapan po natin po ngayon ay yung relationship in the future. Bali sa mga kabataan, future work, future relationship at saka future life. Ano bang mai-expect natin bilang isang youth? So bago, kung bago ka po lang, like, subscribe at comment kayo kung may request kayo, baka pag-usapan po natin yan. Okay? So ngayon, ano po yung future life natin sa career, kung ano ba talaga, ano, papatuloy natin yung topic hapon, part 36. So ganun talaga ang kailangan natin malaman, guys, okay? Gusto ko malaman nyo ito para malaman nyo una, good behavior. Tamang paasal, tamang ugali, mag-good morning, mag-greet, pasaway, sumunod sa magulang. Wala namang magulang na masama eh. Ang gusto lang ng mga magulang ay gaganda ang buhay ng kanilang anak, pamilya. Okay? So ang pangalawa din is lagaan yung kalusugan natin. Yung hindi tayo magkasakit, iwas tayo sa mga problema, check up, basta ganun. Pangatlo, huwag mo na daan-daan sa relationship kasi baka may AIDS yun, baka mangdaraya yun, may mga mamamera lang. Marami talaga mga ngayon eh. Hindi naman tayo ma-judge, pero marami. Marami po talaga. Ginagamit nila yung beauty, kaano, talent nila para mamera lang, para makuha nila yung gusto nila. Hindi. May mga ganun na tao kasi ngayon eh. Noon pa hanggang ngayon, mas dumami ngayon. Huwag magsinungaling, kasi pag sinungaling tayo sa kapwa tao, hindi mo rin i-bisto lahat ng sikreto mo. Ganun, distago mo. Pero kung anong magaganda sa kapwa tao, gagawin natin yun. Diba? At saka pang-apat po ay lagaan yung pamilya. Unahin mo muna yung pamilya para hindi sila kawawa. Yung magulang mo, papa mo, kung ano ba talagang ano nila. Balikan din natin sila. Tutulungan natin sila. Hindi natin na nung bata pa tayo sila nag-alaga sa atin. Ngayon na pag lumaki na tayo, pinababayaan lang natin sila. May responsibilidad din tayo para sa kanila. Alagaan din sila, babantayan. At least, magsuporta rin tayo. Yun naman talaga eh. Bago tayo lumaki dito sa mundo, pinaghirapan din nila yung buhay natin para tayo lumaki, binagbuntis, pinag-aaral. Di pagkatapos, pinabayaan lang natin. Kawawa naman yun sila. Pang-lima ay mahalin yung trabaho, huwag magreklamo, mahalin yung trabaho, gagawin ang lahat na magagawa mo, magising umaga, matulog na maaga, bilisan yung sa trabaho sa bahay, madaliin yung pag-commute para saan yung pupunta ang trabaho, at saka magpakabait tayo, yun lang talaga ang sikreto. Huwag magreklamo, gagawin ang lahat, mag-ipon ng pera, at saka gagawin ang lahat. Okay, random video to sa relationship, sa future. Ang paghahanap ng relationship, i-check talaga yan. Alamin mo kung anong dapat gagawin, paano sasabihin, sinong taong ihanapin mo, i-check mo, background, ano bang tama at hindi. Maganda yung mga may background sa relationship, paano hanapin yung tamang tao, paano umiwas sa mga faking tao. I-check mo na, i-sensor mo na, huwag mo nang hintayin na, kasi marami na daya sa appearance eh. Maganda talaga, i-check talaga. Huwag basta-basta diretso maniwala. Okay? Ang ito rin problema ngayon, yung media, yung mga TV-TV na ito, yung mga teleserye, mga palabas, kasi alam mo, hindi kasi base sa Bible yan eh. Base lang sa isip nila eh. Katapos itong mga awayan, magkabitan, wala naman talaga yan sa Bible. Pinakita kasi sa ano eh, parilan, drugs dito, suntukan dito, sinasaktan ng babae. Wala yan. Siyempre, bad influence tong media na to eh, itong mga palabas nila. Ginagamit na lang yung magagandang itsura, pero yung gawain, mali po talaga, guys. Hindi talaga yan tama. Tignan mo, laging pinanood nila yan, di dumadami yung crimes, mga krimen, mga kalukuhan, nagjojowa ng iba, nagiliwalayan, nagkakabitan. Kasi yun na talaga nakikita eh. Sigaw dito, sigaw doon. Okay, may kasama tayo. Naana siya dito eh. So, yun lang ang magsasabi ko sa inyo, mga kabataan, mga youth, 10 years old, 15 years old, 20 years old, or ano, kahit may asawa ka, isipin mo yung future, huwag mo lang isipin ang ngayon. Makakain ka lang, ganun.
Kasi kung wala kang gagawin at pang-apat, yung mag-iipon ng pera, lalo na yung iba na yung isipin mo yung future, ano mga gagawin, mga pagkain, plano mo na yung lahat, saan ka titira, anong lugar ba, prone area ba siya ng baha, bagyo, disaster, o ano ba. Siyempre, pag-ipon na talaga yan, ang iba nag-aabro na lang, naluloto, ang iba nag-negosyo. Siyempre, depende kasi yan sa tao kung ano mang plano niya. Ang tanong ba, masasabay ba itong relationship at saka yung pera, you know? Ang trabaho, ang hanap buhay. Minsan, depende kasi sa mga sagot. May iba na sumasabay o ang iba, hindi naman. Pero pinaka-importante talaga, iwasan talaga yan. Ang iba, niniiwasan na ganun ang ginagawa nila. Kasi alam nila guys, mahirap na nga ang buhay eh. Then sinasabay pa natin sa mga ganun. Then nakita mo pa dito sa TV. Akala mo lahat ng nakikita mo sa TV, akala mo tama. Tama pala. Oh. So yun guys, kailangan talaga natin mag-ipon, kailangan natin mag-isip, kailangan natin mag-aral. Dapat masaya tayo sa ating mga ginagawa. Hindi lang yung doon lang tayo na masaya ka lang pag may doon na ako sa future. Hindi, dapat ngayon na. Lalo itong mga babae. Huwag masyado, para hindi matintid ma-rape. Ito, ang tips ko sa inyo, huwag masyado pa, ano, pakita ng build, pa, paiksi ng t-shirt, mga short, huwag naman. Makita yung boobs dito, huwag na, kasi alam mo na, lalaki yan. Pero ako, lalaki ko, pero iniwasan ko yan, pinipigilan ko, kinokontrol ko. Kasi, so yun ang gagawin natin guys, di ba? Aware tayo sa mga ginagawa, hindi lang yung sa TV. Walang, ako, nanood ako ng TV, laro-laro, nung bata pa ako. Walang yung mayaman, walang gumaganda ang buhay sa TV lang. Kasi minsan magagaya mo, minsan nagdadrag sila, normal lang yun pala sa palabas. Bad influence yun eh. Hindi kasi tinuturo paano mayaman sa media, sa school, sa bahay, wala eh. Minsan, desperado na tayo, nagreklamo lang tayo sa mga bilihin, mga pagkain, sa crush mo, sa school mo, likramo ka sa project. Yun lang kasi natutunan natin eh, hindi tayo masaya sa ating araw. Pagkatapos, kapag likramo tayo, yun, then chismisan pa, minsan may mga kaibigan, hindi totoo. Ako, very independent. Independent ako na pagkatao ko na pwede ako ba sa, kung nakita ko yung mga kakilala ko masama ang ginagawa, hindi ko gagayahin yan. Lalo na yung mga may bisyo ka, sigurilyo, alak, saka yung iba may drugs pa, may babae pa, hindi ko gagawin yan kasi alam kong masama yan para sa akin. At nakasama din ako sa ibang tao. At saka napagod na rin ako sa paghahanap ng mga relationship, mga ganyan, mag-jowa. Lagi ito, assuming na napagod ako eh. Ay, gusto ko na yung instead na wala tayong jowa dyan o ganoon. Maganda na lang mag-video ako, mag-vlog, tutulungan yung kapwa-tao, yung mga kabataan. Kasi ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kung di natin sila tuturuan, di mapareha din sila sa aking mga kakilala, mga aking mga kilala. Wala lang sila, wala lang, TV lang, laro lang ako, kain lang, tulog lang. Kasi di lang doon ang buhay eh. Marami pa tayong mga bagay na dapat alamin, gagawin. Eh, yun lang ginagawa ng mga youth eh, din maghanap ng relationship kaagad na hindi pa handa. Siyempre disgrasya ang mangyayari nun. Anong klaseng disgrasya? Yung may bata, then hindi pa spiritual, hindi pa naturo na about sa sexuality, sa sex education, sa kanila lang, tira na tira lang. Ano bang sense ng sex education ang yun? Tuturuan yung mga bata, yung mga mag-asawa. Pero kung about sa mga topic sa mga youth, sensitibo eh, hindi pinag-usapan, hindi sinishare. Bawal pala yung sex na walang kasal eh. Ngayon sa sobrang tago-tago, siyempre, nagaanap yung mga youth, curious eh, nakita nila sa porn, walang control. Sa website, dali mo lang i-search yung mga hubad eh, mga sexuality doon, madali lang eh. Hindi nila in-explain, ano bang dahilan, ano bang essence ng sexuality? Pagkaroon ng bata, pagkaroon ng magastos ka, eh kung hindi ka handa, din yun ang ginagawa mo, din TV-TV lang, ginagaya-gaya mo, din pagkatapos, may nagpunta ka sa pamilya mo, mga anak ka, iiwan mo yung bata, maghanap kasi ka ng pera, mag-abroad ka kasi dito, mag-trabaho ka sa Pilipinas.
Unti lang yung kita mo. Ano bang sense dun? Hindi nagtatrabaho-trabaho ka rin. Yung jowa mo na iniwan mo, naganap na rin ng iba kasi wala ka sa tabi. O ano bang justice dyan? Nandyan na ang bata. Ano bang gagawin mo? Siyempre, nakakalungkot ang nangyayari. Yun ang unsuccessful, hindi successful ng mga kabataan. Ang nangyayari, nagiging youth lang yan. May iba naging dugyot. May iba na insecure na, minsan na wala na sa isip. Kasi kada kabataan kasi, iba-iba kasi ang journey, iba-iba ang mga pinagdadaanan. At lalo na yung iba guys, napunta na sa alak, sigrilyo, babae, at drugs, wala na. Wala na ang landas nila. Ang nangyari, ang iba nakulong, napatay, ang iba wala na. So kawawa naman, precious ang buhay ng tao, alam natin yan. Pero kung masama ang ginagawa mo, hindi rin tama yun. Selfish lang eh, yung mga makasariling mga tao eh, marami na talagang ganun eh. 50-50 eh, 50 mabuti, 50 masama. Siyempre, doon na yung task natin, sino ba ang mga kinakausap natin, sino ba yung kaharap natin, kasi hindi natin alam eh. Kasi yung mga masasama, mga criminal, mga bad na nagawain, di talaga yan magpakasama sa una, magpakabait talaga yan para may bibiktima sila. Mapakita silang inusente, walang ginagawa. Siyempre, isang kriminal, di ba? Magpaplano ka, anong bang dapat gagawin mo? Pero ako, hindi ako kriminal, hindi ako magnanakaw, hindi rin ako manulis or tawag ito, mangarnap, magkidnap, hindi ko gagawin ngayon. Kasi nasa Bible yan, bawal talagang yung ganun. At saka sabi sa Bible, papatayin talaga ang mga karnaper, mga kidnapper. Eh, siyempre, ngayon, ibibi naman natin yung mga kriminal. Ang tanong ko, bakit sila naging kriminal ang mga bata na yan? Kasi hindi tinuturuan eh, simba ng simba ka. Hindi ka tinuturuan sa simbahan na bawal pala yung mag-drugs. Bawal yung pumatay, bawal yung magnakaw. Bawal yung mga ganito. Kasi sa kanila, normal lang eh, sports lang eh. Lalo na yung mga bad influence. O yun ang ano, din yung mga nagsasabi ni Marcos na magnanakaw, diktador, mga komunista yun. Gusto nila na pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas, gusto nila pareta sa North Korea. Alam niyo po sa North Korea, walang simbahan doon, walang religion. Hindi ka makapagsasabi doon. Ang leader ang sisimbahin mo, walang religion doon. Yun. Kasi dito sa Pilipinas, 50-50, may mga komunista, may mga mababait, mayroong biktima sa sarili nilang landas. Ginagamit nila ng media itong ano eh, pang brainwash sa tao itong mga media. Nako. Totoo din, na-complicated pa sa mga choices. Sabi ko, media talaga, bad influencer talaga yan. Sorry na lang sa inyo. Masama talaga ang pinakita niyo mga example. Itong mga batang walang mangmang, walang alam, tinuturuan niyo maging masama. Nako. Normal lang yung magbarilan, bang, magnuntok, mag-inuman dito, magsisigiran niyo. Normal lang kasi sa TV yan eh. Nagjojowa dito, nagre-rape. Normal lang sa kanila eh. Hindi lang minsan, nangyayari, yun na kasi nakikita sa bata eh. So register yun sa, yun ang magulang, walang time. Walang time na magturo. Tama ba yun nakikita? Di ba nakita nyo parental guidance? Yung nga, wala nga time, busy nga ang magulang eh. Paghanap buhay, yun ang problema. Nag-cycle-cycle na lang. So maraming salamat sa papanood. At ito yung muna series 1 sa ating successful career, light at future. Ito muna ang pinag-usapan natin, yung mga identify, yung mga nag-hadlang, nagsasap na tumipigil sa pag-success ng mga kabataan. Maraming salamat po at happy peace. Maraming salamat po. Totoo yung sinasabi ko. Like, subscribe para more update po. Thank you po. Salamat po sa papanood po.